Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Ang kaaya-ayang pira, ipangin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipangin niyo ang trumpeta. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa 14th na linggo sa karaniwang panahon at sa ating mga pagbasa tayo ay pinaalalahanan na tayo ay mga propetang tinawag ng ating Panginoon. Kaya hindi tayo dapat matakot, bagkus dapat tayo ay manalig sa pagmamahal ng ating Panginoon. Para tayo ay maging karapat-dapat dito sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran mula sa ating Panginoon. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipanalangin kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakilang kalwalhatian.
ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, mugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugnog sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhati. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuhayin, ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi. Pagkat matigas na nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasaan ay ang amo niya para matulungan. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa aming maawa. Mahapag ka sana, kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayaman. Matagal na kaming laging inuuyam ng mapang-aliping palalot mayabang. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpapalalo.
Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipinagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kayo ay mga propeta ng Panginoon, mga kapanalig. At kayo ay pinadala ng ating Panginoong Diyos Ama para ibunyag, ibulatlat, batikusin, tuligsain ang kasamaan at iproklama ang mabuting balita. Kaya huwag matakot, huwag mangamba, maging matatag sa inyong pananampalataya. Yan mga kapanalig, mga kapatid, ang mensahe sa atin. Paalala sa ating mga pagbasa ngayong 14th na linggo sa karaniwang panahon. Pero paano nga ba natin ito gawin, mga kapatid? Alam nyo, minsan ang pagsasalita, pagdadakdak ng kung anong dapat at anong hindi dapat, hindi siya effective. Ayaw makinig ng mga tao. Pagod na silang makinig sa mga taong nagpapamukha sa kanila, sa kanilang mga kamalian. Ayaw nilang malaman ang obvious. Kasi minsan, alam naman nila na mali ang kanilang ginagawa. Pero minsan, may mga tao na hindi rin nila alam. Kasi akala nila na ang kanilang ginagawa ay ang tama. Kaya ano ang pinakita, ang example ng ating Panginoong Jesus? Isa buhay, iparamdam sa lahat ang pagmamahal ng Diyos kahit na sa mga ayaw. Kasi mga kapanalig, darating din ang panahon na ito ay kanilang maalala at magdadala sa kanila
sa pagmamahal ng ating Panginoon. Sa una nating pagbasa, tinawag ng ating Panginoon si Propeta Ezekiel na maging propeta para sa mga matitigas na ulo at nagre-rebelding mga Hudyo. At nag-warning, nagbabala ang ating Panginoon na bilang propeta, siya ay haharap ng matinding paghihirap at pagsubok. Hindi siya paniniwalaan, siya ay tutuligsain, pagtatawanan kahit paman manatili sa Panginoon at malalaman din nila na siya ay isang propeta ng Diyos. At si San Pablo, mga kapanalig, sa kanyang pangalawang sulat para sa mga mananampalataya sa Korinto, siya ay nagsabi sa kanila na siya ay binigyan ng ating Panginoon ng isang kahinaan na naging tinik para sa kanya. Pero dahil sa kahinaang ito, siya ay naging palaasa sa ating Panginoong Diyos. Palaasa sa awat habag sa grasya ng Diyos, mga kapatid. Dahil dito, siya ay gumagawa, hindi dahil sa kanyang lakas, kung hindi dahil sa lakas na nagmula sa ating Panginoong Diyos. Sa kababaang loob, we have to realize, mga kapanalig, na tayo ay gumaganap sa ating gawain, hindi dahil sa ating angking kakayahan at kagalingan, kung hindi dahil sa lakas, kapangyarihan, at grasyang nagmula sa ating Panginoong Diyos. Kaya kahit anumang pagsubok at kahirapan ang haharapin natin, kahit anong pagtutuligsa, alam natin kapanalig na tayo ay mga instrumento lamang ng ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoong Jesus, kahit pa sa kanyang mga magagandang nagawa, sa tulong ng kanyang mga naibigay, sa kanyang naipakitang angking talino at totoong pag-unawa sa turo ng mga propeta at ng batas. Kahit pa sa lahat ng mga ito, nung ma-realize ng mga tao, ng mga eskriba, ng mga eskolar ng bayan na siya pala ay anak ng isang karpintero, galing sa isang maliit na bayan, sa isang pamilyang hindi kilala, o baka masabi nating para sa mga Hudyo, walang karapatang malaman yung kanyang nalalaman, kanyang pinagtuturo, kasi nga sa kanyang social standing, wala siyang kakayahang makapag-aral ng maayos. Kaya kahit pa sa simula na sila ay na-impress, ngayon siya ay kanilang tinalikuran, na insulto pa sila sa kanyang kaalaman. Sino ba siyang nagmamagaling? Sabi siguro nila, kami ang otoridad. Itong taong ito ay walang pinag-aralan. Self-study lang yan. Kami universidad, ilang taon naming pinag-aralan. Mga kapatid, sa ating pagiging buhay na saksi sa pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, marami ang magbabatiko sa atin dahil ayaw nila ang mensaheng dala natin. Ngunit bilang mga Kristiyano, responsibilidad nating lahat na maging mga propeta. Sa ating binyag, tayo ay nakibahagi sa pagkapropeta ng ating mahal na Panginoong Jesus. Gaya ng ating mahal na Panginoong Jesus. Gaya ng paalala ng ating Panginoon kay Propeta Ezekiel. Patuloy na ipamalita ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin ng kanyang pagmamahal. Maging pagmamahal ng Diyos, lalong-lalo na sa mga kapatid nating sobrang nangangailangan na madama ang pagmamahal ng Diyos. Ito ang kanyang ninanais sa atin, mga kapanalig. Bilang mga propeta, huwag matakot na isiwalat, ibulat-lat ang kasamaan at huwag mag-atubili na maging mabuting balita ng pagmamahal ng Diyos para sa ating kapwa. Hari nawa, ang ating buhay ay maging buhay na patutuo ng pagmamahal ng Diyos, maging buhay na saksi sa kabutihang loob ng Diyos para sa ating mga makasalanan. Hari nawa.
sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula para ito at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang mahal ng Diyos sa kanyang bayan, ang mga propeta. Kailangan natin sila ngayon tulad noong una. Ipanalangin natin ang lahat ng tinatawag sa ganitong uri ng paglilingkod sa ating panahon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang simbahang Katolika ay maging tapat, maging walang takot o pag-aalinlangan sa kanyang tungkulin bilang propeta sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang mensahe ng mga propeta noong araw ay maiangkop sa ating kalagayan ngayon at mapagbunga ng pagbabalik loob at kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway lumago ang tunay na propesya sa simbahan at kilalanin ng kanyang mga pinuno at mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang mga nahirang sa paglilingkod bilang propeta, ngayon ay di mangamba sa hamon sa kanilang misyon o sa banta ng pagtatakwil. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang mga nahirang sa paglilingkod bilang propeta ay mamuhay ng alinsunod sa mensaheng kanilang ipinangangaral. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway lahat ng tumatanggap ng sakramento ng pagpapahid ng langis kasama ng kanilang mga mahal sa buhay ay makapagkamit ng kapangyarihan ng Panginoon at maging tanda nawa sila ng habag at pag-asa para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, padalhan mo kami ng marami at karapat-dapat na mga propeta para malinaw naming makilala ang iyong kalooban at tupdin itong tapat sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at hanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. And then
manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapuhian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng berheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Puspos ng malhati ang langit at lupa. Hosana, hosana sa kaitaasan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapuwihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Panalig ito ang Kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang pigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ng tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay na paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, Ikaw ang daan. Ikaw ang katotohanan at Ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Tingginawa ninyo ang mensahe ng sinaunang mga propeta na umaabot sa atin sa pamagitan ng banal na kasulatan. Amen. Maunawaan nawa ninyong kayo ay kalahok sa pagiging dakilang propeta ni Kristo. Amen. Ang buhay nawa ninyo ay maging patutuo sa mensaheng inyong ipahahayag sa lipunan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at maging propeta ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon.
siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsakit ng dilim. Oh, magpasalamat sa Kanya. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa